araw sa inyong lahat. Welcome sa ating Division Festival of Talents, DFOT, Lead Aton sa Pilipino Orientasyon. Ako ang inyong lingkod, Ernesto C. Caberti Jr., EPS Pilipino. Ano nga ba ang mga layunin ng orientasyon? Una, natatalakay ang nilalaman ng Division Memorandum No. 119, Series of 2023, na ukol sa paligsahan read-a-tone sa Pilipino na nakabatay sa DepEd Memorandum No. 23, Series of 2023. Ikalawa, naisa-isa ang mga tuntunin sa masining na pagkukwento, interpretatibong pagbasa at sulat-bigkas ng talumpati. At ikatlo, naipaliliwanag ang mga pamantayan sa pagtatanghal sa tatlong patimpalak sa read-a-tone sa Pilipino. Narito naman ang detalye sa read-a-tone sa Pilipino. Para sa unang hanay ay ang patimpalak. Sa ikalawang hanay ang petsa at oras ng paligsahan. Sa ikatlong hanay ang silid at paaralang pagdarausan. At ang ikaapat ay ang taong kasangkot o yung mga participant. Para sa baitang tatlo, masining na pagkukwento, ito ay gaganapin sa ika-25 ng Mayo, ganap na ika-7 kalahati hanggang alas-5 ng hapon. At ito'y gaganapin sa Sprakenhan Main Campus Admin Building sa ikatlong palapag. At para naman sa mga taong kasangkot, isang mag-aaral sa baitang tatlo sa bawat paaralan at isang tagapagsanay. Para naman sa baitang anim, ang interpretatibong pagbasa, ito ay isasagawa sa ika-25 rin ng Mayo, ganap na 7:30 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Ito ay isasagawa sa Sprakin Main Campus Admin Building sa ikatlong palapag. At isang mag-aaral sa baitang anim sa bawat paaralan ang taong kasangkot dito. Para sa baitang tatlo at baitang anim, iisa na lamang ang tagapagsanay sa bawat paaralan. Kaya kung sining tagapagsanay ng masining na pagkukwento, ay siya ring tagapagsanay ng interpretatibong pagbasa. At para naman sa baitang sampu, sulat bigkas ng talumpati, ito ay isasagawa sa 25 ng Mayo, ganap na 7:30 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Ito rin ay idarao sa Sprakin Main Campus Admin Building sa ikatlong palapag. Ang mag-aaral sa baitang sampu sa bawat paaralan, ang kalahok dito at isa ring tagapagsanay. Ngayon kung meron mang ma-adjust sa silid ng pagdarausan sa Sprakin Main Campus Admin Building, ay depende rin kung ilan yung mga magpapatala sa ating Google link, sa ating Drive o sa ating Google link. Mga tuntunin sa masining na pagkukwento. Ang maling pagkukwento ay bukas sa lahat ng mag-aaral sa ikatlong baitang na opisyal na nakatala sa pampublikong paaralan. Dapat magparehistro ang bawat rehiyon ng isang mag-aaral at isang tagapagsanay. Dito ang tinutukoy dito ay para sa ating division. Isang mag-aaral lamang at isang tagapagsanay ang dapat ay makapagpatala sa bawat paaralan. Ipagkakaloob ang isang limbag na kopya ng kwento, panulat at papel sa mga kalahok na National Technical Working Group or NTWG. Dito naman yung ating Technical Working Group ang binabanggit dito. Sa mismong panahon ng pagganap, ibig sabihin ibibigay lang yung kopya sa TWG o ibibigay lang ng kopya ng TWG sa ganap na contest mismo, sa araw ng contest. Ang mga ito ay dapat makuha mula sa kanila bago ang kanilang aktual na pagganap. May panahon na ibibigay ng TWG sa mga kalahok yung kanilang piyesang gagamitin. Pahintulutan ang mga gurong tagapagsanay at mga magulang na umalalay sa mga kalahok at maghatid sa kanila ng merienda ng 30 minuto bago magsimula ang pagganap. Pagkatapos, ang mga kalahok ay papasok sa holding area.
Ang pagbunot ng mga kalahok para sa kanilang numero ng pagkakilan lang sa pagganap ay dapat isagawa 30 minuto bago magsimula ang pagganap. Ibig sabihin, bago pa lang tayo magsimula ay magkakaroon na ng buntan kung sino nga ba ang unang sasabak para sa ating paligsahan, kung yung pagkakasunod-sunod nito. Sa exhibition venue, pagkakalooban ng 25 minuto ang mga kalahok para sa tahimik na pagbasa at pag-unawa ng kwento. Maaring gumamit ng panulat at papel upang maiayos ang mga naiisip na gagawing pagganap. Pagkatapos nito, muling isasalisay ang nabasang kwento gamit ang sariling mga salita na hindi lalagpas ng 5 minuto. Meron silang 25 minuto para basahin yung pyesa na kanilang gagamitin para sa muling pagkukwento o sa masining na pagkukwento. At bago pa man magsimula yung kanilang pagganap or pagtatanghal, ay bibigyan sila ng pagkakataon para isulat kung ano yung gagawin nila. Pero kukuhanin yung pyesa sa kanila pagkatapos. At bawal yung may daladalang pyesa sa mismong pagganap. Ayan, meron lamang silang 5 minuto para isagawa ang kanilang pagtatanghal. Hindi na maaaring muling basahin ng kalahok ang kwento sa oras ng pagganap o pagtatanghal. Magtataas ang technical working group na may tiyak na kulay ng watawat bilang pahiwatig sa mga kalahok. Kulay berde ang itataas bilang pabatid ng simula ng itinakdang oras ng pagganap. Dilaw naman ang hudyat sa natitirang 30 minuto o segundo. At pula naman na hudyat na tapos na ang inilaang oras ng pagtatanghal. Inaasang ihinto na o tapos na ang pagganap ng kalahok kapag tinaas na ang pulang watawat. Ayan. Hindi pahihintulutan sa loob ng exhibition venue ang paggamit ng cellphone o anumang gadget at pagdadala ng mga sanggunian o handout, ang kopya ng anumang kwento, costume, props, musical instrument o iba pang katulad. Bawal na yon. At syempre, ang isusuot nila, plain white t-shirt at maong pants ang isusuot ng mga kalahok sa pagganap o pagtatanghal. Ayan, ang dapat ng kasuotan nila ay plain white t-shirt at maong pants lamang. Para naman sa mga pamantayan sa pagtatanghal, kaalaman, komprehensyon sa kwento, isasalisay muli ang kwento sa mahalagang detalye at elemento ng kwentong binasa, na isasalisay muli ang kwentong binasa ayon sa tamang pagkakasunod-sunod ng mahalagang detalye at pangyayari, may 50 bahagdan. Paggamit ng tinig, ito yung tamang tono, tatas at ekspresyon sa pagsasalisay, na isasalisay muli ang kwento ng may wastong paggamit ng salita at tamang lakas sa pandinig ng mga manonood, na ipapamalas ang wastong diin, intonasyon at pagbigkas, may 30 bahagdan. Para sa pagganap sa entablado, na ipapakita ang kumpiyansa at angkop na postura o pagganap, ekspresyon ng muka at kilos o galaw, na kapag tatanghal sa tinakdang oras, may 20 bahagdan at kabuang bahagdan na 100. Narito naman yung mga tuntunin sa interpretatibong pagbasa. Ang interpretatibong pagbasa ay bukas sa lahat ng mag-aaral sa ika-6 na baitang na opisyal na nakatala sa publikong paaralan o masabi natin kung may kasaling mga private school. Katulad din sa muling pagkukwento ay maaari din naman basta nakapagpatala sa ating Google link. Sa ating link. Dapat magprehistoryo ang bawat kalahok ng ating dibisyon, isang mag-aaral at isang tagapagsanay lamang. Ipagkakaloob ang isang limbag na kopya, isang kwento sa Pilipino ng technical working group sa mismong panahon ng pagganap. Ang mga ito ay dapat makuha mula sa kanila bago ang kanilang aktual na pagganap. Ayan, kapag sila ay magtatanghal na, kukuhanin na yung pyesa na binigay sa kanila. Pahintulutan ang mga gurong tagapagsanay at mga magulang na umalalay sa mga kalahok at maghatid sa kanilang merienda o ng kanilang merienda 30 minuto bago magsimula ang pagganap. Pagkatapos, ang mga kalahok ay papasok sa holding area. Ang pagbunot ng mga kalahok para sa kanilang numero ang pagkakilan lang sa pagganap ay dapat isagawa 30 minuto bago magsimula ang pagganap. Ganun din po, bago pa magsimula yung pagtatanghal ay ayan, bibigyan sila ng 30 minuto. At syempre, bago
Bago magsimula ang pagtatanghal, dan dapat ay nakapagbunutan na tayo. Ayan, sa unang pa lang o sa simula pa lang ay bunutan na agad para meron na silang mga numero ng kanilang bilang sa pagtatanghal. Sa exhibition venue, pagkakalooban ng 15 minuto ang mga kalahok para sa pagbasa at pag-unawa sa kwento. Pagkatapos nito, ang pagganap, babasahin ang kwento na may tamang lakas, malikhain, makatotohanan at may damdamin na hindi lalagpas sa 5 minuto. Ayan, bibigyan sila ng 15 minuto para basahin yung pyesa na kanilang itatanghal. At pagkatapos nun ay, ayan, meron silang 5 minuto para sa pagtatanghal, na para sa interpretatibong pagbasa. Magtataas ang TWG ng may tiyak na kulay ng watawat bilang pahiwatig sa mga kalahok. Kulay berde ang itataas bilang pabatid ng simula ng tinakdang oras ng pagganap. Dilaw naman ang hudyat sa natitirang 30 segundo at pula naman sa hudyat na tapos na ang inilang oras ng pagtatanghal. Inaasang ihinto na o tapos na ang pagganap ng kalahok kapag tinaas na ang pulang watawat. Hindi papahintulutan sa loob ng exhibition venue ang paggamit ng cellphone o anumang gadget at pagdadala ng mga sanggunian o handout, ang kopya ng anumang kwento, costume, props, musical instrument o iba pang katulad. Ayan, bawal din magdala ng mga sumusunod na binanggit. At syempre, anong isusuot nila? Plain white t-shirt at maong pants ang isusuot ng mga kalahok sa pagganap o pagtatanghal. Narito naman yung mga pamantayan sa pagtatanghal. Para sa mga pamantayan, pasalitang pagbibigay interpretasyon, merong napaparating ang mensahe, tema, emosyon, damdamin, karakter at iba pang kaugnay na elemento sa pamamagitan ng malakas at wastong pagbasa ng kwento. Nakapagtatanghal ng makatotohanan at malikain, merong 50 bahagdan. Para naman sa paggamit ng tinig, nakapagpapahayag ng malinaw na tatangi at may angkop na paiba-ibang pagtigil, tinis at modulasyon ng tono, nabibigkas ng may tamang lakas para marinig ng mga manonood, may 30 bahagdan. Para naman sa pagganap sa entablado, na ipakikita ang kumpiyansa at angkop na postura o pagganap, ekspresyon ng muka at kilos o galaw, nakapagtatanghal sa tinakdang oras, mayroong 20 bahagdan, na may kabuuang 100 bahagdan. Para naman sa mga tuntunin sa sulat bigkas ng talumpati. Ang sulat bigkas ng talumpati ay bukas sa lahat ng mga mag-aaral sa 10 baitang at opisyal na nakatala sa pampublikong paaralan o kung may sumaling pribadong paaralan ay maaari din naman basta ito ay nakapag-pre-register sa ating Google link. Sa ating link, dapat magparehistro ang bawat kalahok sa dibisyon, isang mag-aaral at isang tagapagsanay lamang. Ipagkakaloob ang panulat at papel, ibibigay sa mga kalahok ng TWG o ibibigay ng TWG sa mismong panahon ng pagganap. Ito ay kukunin mula sa kanila pagkatapos ng kanilang aktual na pagganap. Ayan, bibigyan sila ng sapat na oras para sumulat ng talumpati. At bibigyan sila ng oras para pag-aralan nito kung anong ang gagawin nilang bigkas. Pero pagka sila ay magtatanghal na, ito ay kukunin ng TWG. Ang mga kalahok ay hindi pinahintulutang magdala ng kopya na ng anumang talumpati, kasuotan, props, instrumento o instrumentong pangmusika sa aliw para sa pagtatanghal. Talagang mismong talumpati lamang at bawal yung mga props o bawal yung mga anumang mga musika. Pahintulutan ang mga gurong tagapagsani at mga magulang na umalali sa mga kalahok at maghatid ng kanilang merienda 30 minuto bago magsimula ang pagganap. Pagkatapos, ang mga kalahok ay papasok sa holding area. Ang pagbunot ng mga kalahok para sa kanilang numero ng pagkakilanlan sa pagganap ay dapat isagawa 30 minuto bago magsimula ang pagganap. Ayan, ibig sabihin bago palang magsimula ang ating mga gagawin para sa sulat bigkas talumpati sa ating paligsahan, kailangan ay nakabunot na sila. Ayan, bago magsimula yung pagganap. Simula pa lamang ay magbubunotan na tayo para walang maging problema sa kanilang numero para sa kanilang pagganap. Sa exhibition venue, pagkakalooban ng mga kalahok ng paksa o tema para sa kanilang talumpati,
Bibigyan sila ng 50 minuto para isulat sa isang papel ang kanilang maikling talumpati batay sa binigay na paksa o tema. Pagkatapos, kukunin ng TWG ang mga naisulat na talumpati mula sa mga kalahok, hindi papayagang muling isulat o baguhin ang kanilang talumpati. Para bigyan ng panahon sa paghahanda ang mga kalahok bago ang pagbigkas, ibabalik sa kanila ng TWG ang kopya ng kanilang naisulat na talumpati mula 5 minuto bago ang kanilang pagtatalumpati. Di ba naipasa na nila, kukunin na sa kanila yung kanilang piyesang naisulat na talumpati o para sa talumpati. Bago sila magsagawa ng pagtatanghali, bibigyan sila ng 5 minuto para muling basahin yung kanilang talumpati. Bago sila magsimula, kukunin na rin yung talumpati nila kasi bawal yung kopya. Okay, tatawagin ang mga kalahok para sa pagbigkas ng kanilang talumpati na hindi lalagpas sa 5 minuto. 5 minuto rin yung ibibigay sa kanilang oras para sa pagtatanghal ng kanilang talumpati. Magtataas ang TWG na may tiyak na kulay ng watawat bilang pahiwatig sa mga kalahok. Kulay berde ang itataas bilang pabatid ng simula ng tinagdang oras ng pagganap, dilaw naman ang hudyat sa natitirang 30 segundo, at pula naman na hudyat na tapos na ang inilaang oras ng pagtatanghal. Inaasang hihinto na o tapos na ang pagganap ng kalahok kapag tinaas na ang pulang watawat. Hindi papahintulutan sa loob ng exhibition venue ang paggamit ng cellphone o anumang gadget at pagdadala ng mga sanggunian o handout, ang kopya ng anumang kwento, costume, props, musical instrument o iba pang katulad. Kaya bawal na silang magdala ng cellphone kapag nasa exhibition venue na. O kung anumang gadget, kung anumang mga sanggunian o handout, bawal na rin. O kung anumang props, walang props na gagamitin. Ano naman ang kanilang isusuot? Plain white t-shirt at maong pants ang isusuot ng mga kalahok sa pagganap o pagtatanghal. Talagang plain white t-shirt lamang at maong pants sa tatlong kategorya para sa ating paligsahan ang kanilang dapat na isuot. Ito naman yung mga pamantayan sa pagtatanghal para sa sulat bigkas ng talumpati. Nandito yung kriteriya at bahagdan. Organisasyon at kaugnayan, nakabubuo ng talumpati na may tamang ikli or haba, lohikal, may pagkakaugnay-ugnay ang mga ideya at ayon sa ibinigay na paksa o tema. Naipahahayag ang talumpati sa isang formal, marangal, nakawiwili o mapanghikayat na paraan. Nakagagamit ng mga salin o nakakagamit ng mga salita na kumakatuwan sa sariling kaisipan, damdamin at pagpapahayag na merong 50 bahagdan. Para naman sa paggamit ng tinig, nakapagpapahayag ng malinaw, natatangi at may angkop na paiba-ibang pagtigil, tinis at modulasyon ng kanilang tono, nabibigkas ng may tamang lakas para marinig ng mga manonood ay may 30 bahagdan. At para sa pagganap sa entablado, na ipakikita ang kumpiyansa at angkop na postura o pagganap, ekspresyon ng mukha at kilos o galaw, nakapagtatanghal sa tinakdang oras, mayroong 20 bahagdan at may kabuuang bahagdan na 100 bahagdan. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay naunawaan natin ang mga mechanics, ang mga pamantayan para sa ating pagtatanghal ng lead at tone sa Pilipino. Oh, 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 oh